Hello, hello. Welcome to my vlog, Eva's Vlog. Ngayon magluluto tayo ng kita nyo to. Kalabasa. Bulaklak ng kalabasa, iluluto natin sa prito. Greek style. Kasi hindi naman nila kinakain ito na ginagawang salad, kundi they're eating by prito. Gumawa naman ako ng pangprito. Ito gumawa ako sa yung alebri flour, beer, salt, pepper, and little bit oil. Ayan, hinalo ko, ginawa natin ganyan. Hanggang sa, you see? Ngayon, magluluto na tayo. Ito, masarap ito. Ilulubog natin ganyan, ito. Nang one by one. Oh, ganyan. Same. Ayan. Ganyan lang yan. Ewan ko kung ilang piraso ito. Kailangan press. Alam nyo, para hindi mamamatay agad yung bulaklak, ganito ang ginagawa ko eh. Oh. At totoong da. Ayan. Press ko na press ko. Kaninang umaga pa ito. Ayan. Sige, punta na tayo para iloto na natin. Ayan, maglalagay na tayo na. Naglagay na ako ng oil, pero hindi lang yan. Hayaan natin hanggang mainit. Ayan, mainit na. Lalagyan natin. Ay, kala ko mainit na. Ito ay pangbisita. Specialty ito ng mga Greek sa tavern. So, tiyaga talaga ang pagluloto nito. Masarap naman. Kung sinong gustong magluto nito, pwede nyo i-try. Pwede rin yung kalabasa, pwede rin yung talong, lalagyan nyo lang ng ganito, oh. Arena. Nilalagyan lang ng arena, asin, pamenta. At saka beer. Para always press ang mga ano ninyo dito. Ayan. Thank you.
golden brown na guys, pwede nang alisin. So yan, ang tawag sa Greek niyan is kolokiti, pundes, kolokiti, flower ng kalabasa. Ayan. Ayan yung iba, medyo ayos na, oh, gaya nito. Oh, ayun, yung isa. Pwede rin kayong gumawa ng yung talong, ha? Pero ang pagka slice nyo yung talong is either yung pabilog, pero mas maganda yung bilog na medyo manipis, hindi yung pang ano-ano na yan. Yan, ganun. Tapos, ayan, kagaya nito, oh, di ba? Oh, nice. Oh, napaka-crunchy dahil sa beer. Yan ang secret ng pagluluto. Oh. Ayan. Kaya sa atin, dami naman ng mga ganito. Bulaklak ng kalabasa. Pwede niyong gawin ng ganito para maiba naman ang taste. Yung mga bata ninyo. Sample pagkatapos ng pag medyo malabig na kasi sobrang init. Matyaga lang talaga ang pagluluto nito. Alam kasi ang asawa ko naman, matyaga ako magluto nito, kaya nagpaluto siya. Otherwise, hindi na ako kagaya ng dati na gustong-gusto ko magluto. Ayaw na ako. Ayaw ko na. Pero walang magagawa, syempre, mga kaibigan. Pagkatapos ng mga friends namin na mga Italian, darating naman yung mga kamangkin, yung mga ano dyan. Tapos na, yung mga pamangkin ang maano lang doon. Hindi sila maselan. Nandiyan lagi yung mga ano. Sabagay, once a year lang yung mga pinabibisita kayo. Ano yun na? Oh, this is the last one. No more. Telos. Ήταν αυτό. Ναι. Ήταν η σιωτεσά. Να το πω καλύτερα.
Ay, naku, sa wakas. After half an hour, tapos na rin. Ito lang, ha? Prito na ito. Naabot ako ng half an hour. Diyos ko. Malapit na. Ito lang ang prinito ko, ah. Half an hour na yan. Diyos ko, Belen. Malapit na. Matapos ang pagpiprito ko. Ito na, guys, yung kinalabasan ng yung prinito ko na bulaklak ng kalabasa. Ayun. Ito. Tikman natin. Mmm. Sarap. Siyempre, masarap dahil ako nga nagluto. Ito naman yung ginawa kong pang dip nila. Kagaya nito, oh. Igaganon lang, oh. Ayan. Ang tawag naman dito is sa Greek, tzatziki. Isang cucumber, salt, pepper, yogurt, and dill. Yun ang ay at saka ano, dalawang pieces na ano, garlic. Yan. Itong gustong-gusto ng mga Greek. At saka mga bisita rin dito, mga tourist, dahil ito yung nilalagay nila sa souvlaki. Kaya, okay guys, ito na. Maraming salamat sa panonood ninyo. Shout out sa mga katim ko dyan. Lahat kayo mga katim ko. Shout out sa inyong lahat. Bye-bye you. Bye. See you again. Kung sinong may gusto na magluto nito, just comment down. At bibigay ko sa inyo kung ang tamang proseso. Okay? Bye and see you. Bye-bye. Thanks for watching.